Tumakas ako guys, tumakas ako. So, good morning pala bago sa inyo guys. Ha? Good morning pala. So, sa mga team, oh, ko eh. So, kagabi kasi guys, tumala kami, di ba? So, ang kinain lang namin kasi hindi man nagpaluto si Dadang. Ang kinain lang namin kagabi guys, yung spaghetti na nagkilagi na magluto ako ng spaghetti. So, ang daming spaghetti guys, isang kawali kasi halos naubos ni Dadang at ni Dudong. Ngayon, yung nagtira konti lang, yung kinain namin ng hapunan kasi sabi ni Dadang magbili daw siya ng pagkain. So, ang binili niya sa labas kasi ice cream lang man. So, kinuoy. So, sabi ni Dudong eh, magbili daw siya ng McDonald's. So, hindi man nakuloy guys. Kaya gutom ako, bibili akong tinapay. Magawa ako ng sandwich guys. Kaya gutom ako guys. Bahala sila doon sa bahay. So, bilisan lang natin guys. Andiyan lang naman eh. Vending machine. Kumuha ako ng coins doon. Marami man coins doon si Dudong guys. So, pambili ng ano, tinapay at saka may mga papel naman in case na naiwan ako sa bahay tapos ayaw ko magluto. So bilis natin eh. Bilis talaga ako maglakad guys, oh. Kasi baka nagising na si Duday kasi lalaya si Dudong at Dadang kasama si Duday ngayon kay. Bilisan natin. Kaya gagawa po ako ng tinapay. Mamaya busy na naman ako guys ba. So, bibilhin ko yung parehas ng dati guys ba. So, Ginoo, wala man ang tinapay. Oy, ay, dito pala ang tinapay. Nabuang na. Aking bibilhin guys. Ayun. So, yan. So, kunin lang natin. So, na yung aking tinapay guys. Oh. So, tara na. Wait, napasarahan. Ayan guys. Okay. Maglaglagan yung aking coins ba. Kasi ang dami. Hiya ako magsalita kay may tao ko. May lalaki na po upo doon ng gilid. So ito may favorite ko guys kasi yung masarap siya eh. Eh may ham doon, binili ni Dadang yung isang buong ham. Sabi ko, sayang naman kung masira siya. Kaya kailangan kong bilhan muna ng tinapay. Tapos may cheese pa doon. Uy, hiningal ako eh. Nagtipid man yung si Dadang kagabi. Sabi daw, bibili daw sa labas. Kasi magluto saan ako ng manok, guys. Isang buong manok, tapos binalik niya sa rep. Kasi, naisip niya, wala na sigurong time para magluto. Kasi alis nga kami mga 6. Tapos, sabi niya, mabili na lang doon sa labas. So, hindi ko in-expect na ice cream nung pang bibilihin niya. Uy, nagtipid na naman si Dadam. So, siguro tulog pa yun sila guys. Ayo, pinagot ko dalawa. Uy. So, lumabas ako, tulog pa si Duday. Eh, si Dadang ang nagbantay kay Duday. Hiningal ako dun guys ha. So, so, gawa muna tayo ng sandwich kasi lalabas sila. So, isa, idamay ko din sila sa sandwich, guys. So, para bago sila lumabas, may makain sila, guys. So, gawa lang. Nasa sala si Duday, guys, tulog. Sabi ko sa kanya, pagkatapos ko siya paliguan, pakain ko na rin siya kasi lalayas na naman sila. Uy, si Dadang at si Dudong pupunta daw sa kaibigan nila, sa bahay ng kaibigan nila. So, pinakain ko na si Duday bago pa siya isama. Sabi ko ganun, matulog ka muna kasi inantok na si Duday. Sabi ko matulog ko muna, bube ha, matulog ka muna. So nilagay ko siya doon sa sala guys, doon sa kanyang rocking chair ba. So sunuri naman yung bata, ay natulog siya agad. Nagulat si Dadang kasi paglabas niya sa kwarto, tulog niya si Duday. Kasi sila hilak na hirap sila patulogin si Duday. Sabi ko sa kay Duday, matulog ikaw bibi ha. O, tapos tinapit ko siya sa puwet guys. Tapos binigay ko yung favorite niya, pillow niya, yung pillow niya na mahaba. Tapos, niligyan ko siya ng pacifier. So,
Maya-maya, pikit-pikit na siya. So, pinipik-pik po yung pet niya. Oh, tulog na ikaw, bebe, ha? Tapos, tulog na nga siya, guys. Ang bilis siya makatulog. Mabilis siya makatulog po. Ako napatulog. Sabihin ko lang sa kayo, matulog ka na. So, natutulog naman siya ulit. Natutulog naman siya agad. Oh, pikit na yung mata. Sabi ko, pikit na yung mata mo. Masunurin naman yung bata na yun sa akin. Uy, kinagulat ang nanay kasi pag siya ang nagpatulog, hirap na hirap siya magpatulog. Kasi sa akin, ilang minuto lang tulog na si Duday. So, titignan natin kasi hindi ako makapag-vlog yun sa sala kasi naririnig niya yung boses ko. Gising na siya. So, akala niya siguro nakikipag-usap ako sa kanya. So, tingnan natin kasi silipin natin. Doon na tayo dumaan sa kabila kasi para hindi tayo marinig pa. Sunurin ka lang. Tutuwa talaga kay Duday, guys. Kasi sabi ko, matulog ka na, bebe, ha? Binigyan ko siya ng pillow, binigyan ko pacifier, tapos automatic yung mata. Ganun na talaga siya, guys. Pikit na talaga siya. Tulog na talaga siya. So, nagulat yung tatay niya. Andiyan lang yung tatay niya. So, sabihan ko lang sa kanya, matulog ka na. Andiyan yung tatay niya sa sala kanina. So, may tulog na rin siya. Tapos pagkagising, hindi ko alam po, pumasok ata siya sa kwarto ng, pumasok ata si Dudong sa kwarto nila, tapos, sinabi kay Dadang, si Dadang lumabas, paglabas, nagulat, kasi tulog na si Duday. Parang bilib na bilib sila. Ganon yung reaction ni Dadang, guys. Oh. Ganon talaga, guys, kaya tulog na si Duday. Eh. Kasi alam ko, hirap na hirap siya magpatulog niyan. Eh. Tara, tignan natin si Duday. Dito na tayo dadaan, kasi may lusutan dito papunta sa sala, guys. Yung favorite niya pillow. So, yan. So, diba? Tulog na siya, diba? Bata na yan. Pagkatapos maligo, guys, talaga inaantok siya. Para sa akin, pinakamabilis na time na patulugin siya kapag bagong ligo siya, guys. So, ayan, guys. May ang weather dito sa Singapore. Mainit. So, bala. Kasi, aalis nga si Dudong at si Dadang, diba? So, ang gagawin ko, magpalit ako ng bedsheet nila habang wala dito si Duday mamaya kasi hindi ako makalinis ang bahay at makapalit ng bedsheet, guys, pag andito si Duday kasi wala akong time para magpalit ng bedsheet pag andito siya kasi mawala lang ako sa paningin niya kay nagwawala na siya. So, pasok na tayo, guys, tapos magprepare muna ako ng gatas ni Duday. Dito ako nag-vlog, guys, sa balkonahe kasi marinig ni Duday yung boses ko. Uy, magising siya. So, prepare lang ako ng gatas ni Duday. So, si Dudong at si Dadang nag-shopping sila ng pagkain namin this week siguro. Ah, bahala sila sa buhay nila. Uy, so, sabi niyang ganun, baka pumunta sila ng, narinig ko, baka pumunta daw silang IKEA. Sabi ko. Sa Chinese man, guys. Sabi ko, sasama ako. Isama mo ako, ha? Sabi ko, isama mo ako, ha? Nung natawa na lang si Dadang. Sabi ni Dudong, mag-take daw ako na yung MRT papunta sa IKEA. So, sige, uy, pahirapan na naman ako ni Dudong. Palagi na lang yan siya mag-MRT-MRT, uy. Pwede naman niya akong sunduin dito sa bahay. Mag-MRT-MRT pa. Tapos mag-take 30 minutes to 1 hour pa mag-MRT. Hindi na lang nila ako sunduin dito, no? Dudong talaga, pakasaway talaga. Mag-prepare lang ako ng pagkain ni, gatas ni Duday, guys, at saka yung mga gamit niya kailangan sa labas, uy. Alam niyo naman, di ba, mahal na mahal natin si Duday. So, habang tulog si Duday, so. Guys, I'm back to my channel! Wala dito si Dudong at si Dadang. Hinatid ko si Duday kanina sa baba. Tumawag si Dadang. Yan! Is the baby ready? So, sige, no, okay, kay. Mamaya, tututut, taputol yung line, guys. Sabi kong ganun. Hindi, ang una niyan sinabi, guys, kung you're ready. So, akala ko, naipaisip ako, pwede. Akala ko ba hindi ako sasama? Akala ko si Duday lang ang sasama. Kasi ang sabi niya sa English, guys, are you ready daw? Sabi ko, dapat sinabi niya, is the baby ready, di ba? Di ba, guys? Sabi ko, hindi pa ako naka, ha? Then, kinorek niya yung English niya, guys, kasi hindi man maintindihan yung English niya. Sabi niya kasi, are you ready? So, akala mo, ako yung nire-ready niya, eh. Sabi ko, yun pala, baby pala kung ready. So, sabi ko, sabi niya ganun, ibaba ko daw ang baby sa lobby. Tapos, sabi ko, bakit may mga ganun-ganun pa sila? O hindi na lang nila i-pick up yung bata dito sa taas? Sabi ko, sus, kinuong, pinahirapan pa nila akong,
So, ang nangyari, nung binaba ko si Duday, si Dudong naman paakyat, may mga dalang grocery, mabigat man yung grocery. So, inakyat niya, guys. So, siguro na, konsensya siya, gaba. Kaya ako ang aakyat ng mga grocery sa taas. So, dami nun, guys, mabigat. So, inakyat ni Dudong. So, nagkita kami sa, dyan sa, ano, sa Labi One, guys. So, nagkita kami, binaba ko si Duday. Tapos, inakyat niya yung grocery. So, ngayon, iniwan niya dyan sa may pintuan, guys. Ngayon, ligpitin natin yung mga grocery nila, guys. Tingnan natin kung ano yung mga pinamili nila, uy. So, tingnan natin, guys, kung ano yung mga pinamili nila, guys, ha? Kasi, ang daming kalat, guys, oh. Kasi sinabi ko kanina ba na nakatulog si Duday. So, 30 minutes lang, guys, nagising na siya, guys. Kaya, hindi ko na natapos tong aking mga, ano, hindi ko natapos tong aking mga lipitin dito. So, may naiwan pa naman sa sasakyan, guys. Dalawang balot na ano inakyat ko. Dalawang balot. Siguro hindi na nakaya ni Dudong kay mabigat talaga. Dalawa yung ano niya eh. Yung punuan talaga yung left and right niyang kamay, guys. So, may natira na dalawa. So, ito inakyat ko. Ito inakyat ko dalawa, guys. Iniwanan niya ako dalawa. Hindi talaga ito mawala sa grocery niya, guys. Itong inumin niya na sparkle, yung soda water, guys. So, ilagay muna natin siya dito. Tapos, tingnan natin kung ano yung ating grocery nila. Uy, mga gulay na naman. Purgahin na naman tayo ni Dadang sa gulay. Uy, ano ba pag gulay? Hindi talaga ako pala kain ng gulay, guys. Dito lang ako natuto kasi pag hindi ako kumain ng gulay, magutom talaga ako. Magutom talaga kayo, guys, pag hindi kayo kumain ng gulay. Pag amon nyo, vegetarian ba? Kaya kunin ko muna yung mga iniwan ni Dudong sa may pintuan, guys, ha? Dito na, guys, yung dito. Mabigat talaga siya, guys. Mabigat nga talaga siya, guys. So, bumili pala siya ng itlog, guys. So, bumili siya ng itlog. May itlog pa kami dyan. Meron. Tapos, bumili siya ng isang box na itlog. So, meron itong 2, 4, 6, 8, 10. So, meron siyang 12 pieces, guys. Meron kaming gulay. Ipasok lang natin itong gulay, guys, ha? Kasi, masira siya. So, ipasok lang natin itong mga gulay-gulay ni Dadang. Kay mga gulay-gulay ni Dadang. Wait. Kita nyo ba, guys? So, ipasok lang natin itong kanyang mga gulay sa ref. Napuno na naman ng gulay, guys. Bumili na naman siya ng ano, oh. Bumili daw siya ng avocado, guys, para kay Duday. Bumili siya ng avocado, guys, para kay Duday siya. So, kasi hindi kumakain si Duday ng kalabaw pa. Ay, gupo, nalaglag tuloy. So, hindi na kumakain si Duday ng avocado, guys, na avocado lang siya, ha? Kaya, ang gagawin ko, lagyan ko siya ng yung oat ba, guys, na may flavor. Na matamis. Kasi bumili siya dalawang klase na oat para kay Duday. Plain at saka may flavor siya, guys, na matamis. So, halot ko yan. Palinugin ko muna yung avocado. Bumili na naman siya nito, guys. Okay. Nasisira lang siya dito ba? Kaya hindi na ako pala kain ng ganitong prutas. Uy. So, balatan ko siya para ipakain ko kay Dadang. Kaya pag hindi mo siya binalatan, guys, masira na naman to sa akin. Sus, Ginoo, oh, wala na talagang space to, guys. Wala na talagang space. Wala na talagang space sa ref namin. Uy. Sus, Ginoo, oh. So, tingnan nyo, guys. Napuno na naman yung lalagyan namin ng prutas, ha? Napuno na naman yung lalagyan ng prutas. O, wala na, halos wala na ako mapaglagyan ng mga prutas na mga pidmin niya. Sana yun lang ang pinamili niya ng prutas kasi meron pa doon sa labas pakwan malaki, guys. Kasi malaki talaga ng pakwan dinala nung kaibigan niya nung isang araw kasi dito nga sila kumain, diba?
bumili si Dudong ng gatas na isang galon, guys. Bumili daw siya ng yogurt para kay Duday, dalawa. So, binili niya siguro plain siguro. Pag plain pa naman, pag plain pa naman, guys, nag-yogurt, maasim-asim, ayaw ni Duday ng maasim na pagkain. Uy. So, itong pagkain na to, guys, ng isang araw, isang buhok din to, guys, yun, chinap-chap ko, guys, ito na lang natira. Itong ano to, guys, itong, ano ba to sa atin tawagin to, eh? Itong ganitong klaseng prutas, guys. Melon ba to? Melon? Watermelon. Watermelon yung kulay green. Ito naman, guys, yung parang ginagawa natin to na ano yun, parang juice ba? Itong ginakayod ba? Ginakayod, tapos nilalagyan minsan ng gatas. So, itong kainin ko mamaya. Diyan muna siya. Sus. Bumili si Dadang ng ano. Oh, ang daming isda, guys, ba? Bumili siya ng isda, oh. Isang buo siguro to, guys, ba? Oh. Itong salmon, isang buo. Sigurado to isang buo, guys. Kasi, sa dyan kasi sa mga supermarket, guys, pag nagbentahan sila, kasi malalaki talaga, yung buo-buo talaga. So, pinahiwa niya siguro yan. Kaya madami siya, guys. Bumili din siya ng ano, eh. Kala ko ba hindi niya pakainin si Duday ng ano, eh? Ng, kasi hindi mo siya makatai. Pag, bumili na naman siya ng kamuti, oh. Kasi sabi niya, ng isang araw, hindi na daw bigyan ng kamuti si Duday kasi baka yan daw yung hindi nagpatai sa kanya. Tapos bumili din siya ng pumpkin, oh. Hindi ko na maintindihan na si Dadang, oy. Sabi ko, magbili ka ng ano, ha, ng mang luya kasi wala na tayong luya. Bumili din siya ng ito, guys, favorite nila to, guys. Itong pork rib ko na binabad sa honey, guys, at saka oyster sauce, favorite talaga nila. Tapos ipasok ko dyan sa oven ba. So, bumili din siya ng sauce. Madami akong gagawin ngayon, eh. So, pero ako nag-text kasi niyan, eh. Sabi ko, wala na tayong ano, hipon at saka isda. Wala na tayo. Ayun, bumili siya ng isda. Magkano ba to? Mura lang siya, guys. Oh, $4 lang siya. Mag $5 din siya. Apat na piraso. Bumili din siya ng hipon. Sabi ko, wala na tayong hipon. Mahilig man siya sa mga hipon, eh. So, ayan. So, marami akong gagawin, guys. Kasi ibalot-balot kayo na maliliit, guys. Kasi madami masyado, eh. So, ipasok ko lang sa ref yan, ako. Mahirapan ako magtanggal yan, guys. Ano naman to? Doria. Ano naman to? Meron na sa lata, guys. Meron na sa lata. Hindi ko ano kung ano to. Mooncake, guys. Lipsan natin, guys. Sus, nami. Uy. Hey, guys. Kay usong mag, ano. Amoy ko na talaga ang durian, guys. Kasi Dudong, hindi kumakain ng durian. Kami lang ni Dadang kumakain ng durian dito. Kaya maubos namin ito dalaw ni Dadang. Yung dalawa lang ni Dadang kakain ito, guys. Hindi ko alam kung sa amin ba to o pang regalo niya. So, pasok ko muna siya sa ref, guys. Amoy ko talaga, eh. Kasi mooncake man siya, guys. Oh, kasi mag-celebrate na ng ano dito, ng mooncake. Mag-mooncake festival na dito, guys, ngayon September at kaya nauso na ang mga mooncake-mooncake na yun. Buti lang talaga, may space na talaga yung ref namin, guys. Ay. So, yun na lahat, guys. Pinamili nila. Sus, binuo. So, itong, ito masarap to, guys. Sweet potato na galing sa Japan. So, dito ko lang sila, ilagay sa labas kasi hindi man siya, pwede man siya hindi ma-ref. So, ito naman, naguluhan talaga ako kay Dadang, guys. Sa totoo, naguluhan talaga ako kay Dadang. Kasi sabi niya ganun, nag-blend ako ng mga pumpkin ba kay Duday. Sabi niya ganun, naniwala man siya doon sa sabi ng ano niya, ng lola ni Duday. Doon sa kapatid ng nanay na amo kong lalaki, guys, kasi sabi niya, iwag daw masyadong pakainin si Duday ng pumpkin kasi palaging pumpkin kasi yung mukha niya nagye-yellow na daw. Sabi kong ganun, pumpkin lang naman gusto niya kainin. Uy, ano nalang ipakain ko kay Duday kung hindi siya kakain ng pumpkin?
Sabi niya ganun. Pero bumili siya ng pumpkin, di ba? Magulo talaga kausapin si Du, si ano, si Dadang. Napagod na yung pangako, guys, oy. Napagod din pala mga salita, ano? Kaya yung pangamod yung dito, oh, sumasakit. So, ito naman, itago ko lang ito doon sa mesa kasi para mahinog siya, guys. Kasi hilaw pa siya, o matigas pa man siya masyado. Tapos, itong itlog. So, eh, ito pala, guys, hindi ko na pala ito kailangan ihiwalay kasi okay na siya. Ang gawin ko na lang dito sa hipon, ihiwalay ko siya, dalawang balot ko siya, guys, kasi masyado siyang madami. Ngayon, para maluto ko siya ng dalawang luto. Pwede ko siyang gawin na ginagawa ko kasi dito sa hipon, guys. Ginagawa ko siya na noodle soup ba? Pinaka sabaw ng noodle soup. So, hatiin ko siya, guys, kasi masyadong dami. So, sabi ni Dadang kanina, kasi yung kaibigan daw niya, yung anak niya, mga alauna daw, ang kinitrain daw ng nanay na mga alauna, tulog na daw. Kasi may mga bata kasi, di ba, nagdanap sila paghapon. Mga alauna daw, patulugin na daw yung bata, kaya baka alauna, makauwi na daw sila. Tapos ginawa, sabi ko. Tapos, hindi man lang nila ako binigyan ng ano, guys. Uy, nainis naman ako sa kanila. Uy, hindi man nila ako binigyan ng binilhan ng pagkain. Sus, ginoo. Kasi, kuripo talaga yung Dadang ba? Kasi yung dati kong amo, guys, pag gumagala yan sila sa labas or nagsya-shopping yan sila, pagdating ng bahay, may baon, may ano yan sila, may bilibili sila na mga pagkain ba para sa tanghali. Sus, ito si Dudong at si Dadang, di man lang bumili ng pagkain ko. Ay, alam mo na nila na magbisi-bisihan ako dito ay magbisi-bisi man ako dito sa bahay. Tapos ano po pa, ano pang time ko para magluto sa sarili ko, oy, kay tama lang ko magligpit-ligpit ng mga ano nila. Hindi man lang nila ako binilhan ng pagkain para magkain na lang ako nun. Naman talaga yung si Dudong at si Dudang ay. Pasok lang natin. So, ito itapon na natin to kasi nung, dito pa si auntie nito. Siya man nagluto niyan. Ito naman, hindi ko alam. Tinago ko lang siya, guys, kasi gusto ko siyang kainin. Pero wala man akong time para kumain yun eh. So, may ham pa kami. Saka, ay, tinapon. Ah, sabi pala ni Dadang, itapon na daw yung chocolate na to, guys, na isang box. Oh, wala man kumakain. Hindi din ako mahilig sa chocolate. Tapos yung egg pie, guys, oh. Bili-bili siya ng egg pie, hindi naman niya kinain. Kunti lang kinain niya. So, ako na lang mag-ubos niya nun. Pag ayaw nila kain, ubusin ko yan. So, ayan, guys. O, diba? Makalat yung breath namin, guys. Makalat talaga siya, guys. Ah, hi. Ay, ito, ipasok po pala yung itlog. May space pa dito, guys. Oh. So, yung itlog naman ni Duday dito sa ilalim. Ito kay Duday to. Organic to, eh. Kay Duday yun. Wala naman akong time para magpakain ng itlog kay Duday. Oy, palagi ko nakakalimutan. Ito naman yung sa amin. So, bumili siya. So, ipasok ko dyan, guys. So, wait lang, guys. Ha, wait. Natapos na ako, guys, sa wakas. Natapos na yung mga nagsip pagkalatan ng mga plastic dito. So, skinungoy. Pero yung chan ko, nung bulok-bulok na siya, guys. Oy, yun sa loob, ba? Bulok-bulok na siya. Pananghina na talaga ako. So, sabi ko kasi, guys, ilang piraso lang naman yung dumpling na niluto ko. Baka kulang yun din sa chan ko. Uy, so, magluto na lang ako ng dalawang piraso siguro na ano. O isang piraso na yung prata na niluluto ko dati, guys. So, magluto na lang ako ng prata, guys. Mandagdag dito sa chan ko, guys, ba? So, magpito ako ng prata, guys. Para makuha yung chan ko, guys. Sa totoo lang, guys. Sa totoo lang. Sa totoo lang, dapat day off ko ngayon. So, tinanong ako ni Dadang kung mag-day off pa ako or hindi. Sabi ko, ay, parang sa tinignan ko yung mukha niya eh, parang ayaw man niya ako na mag-day off ngayon. So, wala man problema sa akin kung hindi ako mag-day off kasi may bayad man ako.
Ibig sabihin nun, kung ayaw niya ako mag-day off, babayaran niya ako. So, sayang din kaya yung 900 pesos, diba guys? Kuripot talaga. Eh. So, sayang kaya yun guys. Kasi dito sa, ngayon buwan kasi na to, nakadalawang day off na ako. So, ito yung chance ko na hindi naman mag-day off para magkaroon naman ako ng pera. So, nung nakaraan, third week, hindi din ako nag-day off. Yung tinanong ako ni Dudong kung mag-day off ako, sabi ko, mag-stay na lang ako sa bahay. So, tapos yung ngayon, hindi din ako nag-day off. So, meron akong dalawang off na babayaran nila, diba? Bukod sa sahod ko. So, meron tayong 900 plus 900 is 1,800. Tama ba guys, oy? Ay, wait lang guys, ha? Mag-rito muna ako ng ano. So, magluto muna ako ng isang pilang sasata. So, meron tayong 1,800 ngayong buwan na ito guys. Kasi hindi tayo lumabas ng dalawang 10,000. Diba? Sayang din kaya yun. Ang tagdag din yung sasahod ko sa savings ko. Ito yung sinabi ko sa inyo guys. Ang dagdag ko sa ano. Mabilis naman siya guys. Luto eh. Hindi mahirap. So, yun na lang ang ating pagkain. Tapos magkain tayo ng prutas. Yun na yun guys. Pagkatapos kong kumain guys, diretso ako doon sa kwarto ng amo ko kasi magpalit ako ng bedsheet. Para pagdating nila, diba? Pagdating nila, palit na ako ng bedsheet. Wala nang problema kahit pumasok sila sa kwarto. Kasi ang problema ko lang naman, kung pumasok sila sa kwarto, mahirapan na ako magpalit ng bedsheet kasi andun na sila sa kwarto. Eh. Paano na ako makapalit ng bedsheet? So, bago pa sila makauwi dito sa bahay, dapat mapalitan ko na siya. So, sa sunod ko na lang, baka bukas ko na lang siya labhan kasi umuulan. Sinara ko na nga yung pinto guys. So, kasi kung mapasok yung tubig, yung ulan sa loob. So, saka ko na lang nalabhan yung aking ipapalit na bedsheet. So, matagal pa man siya. Nagugutom na talaga ako guys. Mag-prepare muna ako ng favorite ko na suka na to. Favorite pa muna itong suka na to. Saw-saw ko siya dito. Guys. Ang loob kasi ng dumpling na yan guys. Ano yan? Yung gulay at saka yung parang minced pork ba siya. So, tamang-tama may baboy sa loob. So, saw-saw lang. Masarap siya, guys. Dumpling isaw-saw sa suka. Masarap. So, yan. Kunti pa, kunti pa. So, 5 seconds. So, yan. May timer ako, guys, eh. So, minsan kasi, guys, sobrang busy ko. Minsan nakakalimutan ko. Nasusunod yung niluluto ko, eh. So, saan natin lagay ito, eh? So, bato na ang ating dumpling guys, makain ako. So, kain ako. Ayun na guys, ayun na ang ating dumpling plus suka. Eh, wow. Uy. Pero parang naubay ko kung siya guys. Uy, kasi nagputukan na yung sabaw. O, naglabasan na yung sabaw niyo guys. Masarap kasi to pag yung sabaw ba guys. Kinain mo siyang mamis sabaw, higup-higup ba. Pintuin ko lang itong aking isang prata. Asya kaya ito? Hindi kaya ako gutumin niya ito. So, okay na guys. Pwede na natin ito. Kainin. Ipasok ko lang siya dun sa mesa guys. Kainin natin siya. So, pakita ko lang sa inyo guys ha. So, ayan na guys. Ang dumpling ko. So, 6 pirasong dumpling. Tapos, pagtinira natin siya ng suka at saka prata. So, sold ang lunch. So, ay, lagay ko lang siya doon sa sala, guys, para mag-prepare ko lang sa aking sarili ba. Kasya kaya itong isang pirasong prata? Maliit lang siya, guys, uy. So, bilisan ko lang ng kain, guys, ha? Bilisan ko talaga ng kain, guys, para... Kasi mga alauna daw. Uwi daw sila mga alauna, guys. Anong oras na? Alas 12 na.
Pasyas naman siguro yan, kasi may prutas pa akong isa, oh. So, pagkatapos nito, diretso tayo sa kwarto na yung dadangat yung dong. Magpalit tayo ng bedsheet. Para. Tapos mag-ano din siguro ako doon, guys, mag-map-map ako ng konti ba. Kay ilang araw ko nang hindi nalinis yung kwarto nila. Kasi ang inaalala ko kasi baka mamaya ako ang patulugin sa kwarto ni Duday. Ako ang doon ako matulog pag tanghali sa kwarto ni Duday. Baka yung mag-asawa magpahinga sa kwarto nila. So, hindi na tayo makagawa ng mga trabaho natin, guys. So, kain na ako, guys, ha. Kain lang talaga ako mabilisan, guys, para makapalit tayo ng bedsheet mamaya doon sa... Hi, guys! Magagala na naman ako, guys. Pupunta lang naman ako dyan sa Tawid, guys. Magbili ako ng paminta. Kasi nga, nag-grocery si Dadang at si Dudong. Nakalimutan ko magpabili ng paminta. Uy! Ngayon, naglabas siya ng manok sa buo kasi andyan na sila sa bahay, guys. Dumating na si Dudong at si Dadang sa bahay, pati si Duday. So, sa one tayo. So, ngayon, guys, naglabas siya ng isang buong manok. Eh, di ba kanina yung lunch ko, ano lang naman yung lunch ko, eh? Yung dumpling lang naman. So, sabi ko, magkain ako ng masarap-sarap ngayong gabi, eh. So, naglabas siya ng buong manok, guys. Ang ipasok ko sa oven. Wait, kasi umulan ngayon, guys. Uy. Iksan muna natin yung payong natin. Ay, sayang naman itong binili natin na payong na bago, eh. So, bago pa naman itong payong ko, guys. Tapos hindi natin magamit. Sayang itong $12 na to. So, ngayon, guys, ang nangyari, naglabas si Dadang ng manok na isang buo. Ngayon, naalala ko na pag pinasok ko sa oven, guys, wala pala akong paminta. So, lalagyan ko siya ng lemon. So, wala man siyang paminta, guys. So, sabi ko, eh, hala, wala tayong paminta. Sabi ko doon kay Dadang. Tapos, sumingin siya sa labas kay umuulan man. Sa Tawid, sabi niya ganun, sa Tawid may grocery. Ay, naalala ko, sa Tawid pala may grocery. So, sabi ko, ah, sige, kinatok siya sa saan, pumasok na siya sa kwarto ni Duday. Siya nagbantay kay Duday, eh. Ngayon lang naman, guys, ngayon lang. Kasi ako, pagkadating nila, tinake over ko na yung pagbantay kay Duday, tapos, hindi siguro siya makatulog, eh. So, sabi ko, kinatok ko siya, sabi ko, magbili ako ng paminta. Ay, sabi niya, umuulan, magdala ko ng payong, ah. So, punta tayo ngayon sa Tawid, guys. Diyan sa Tawid lang naman. Bili tayo ng paminta. Paminta lang naman ang bilhin ko, guys. Uy, just noo. Kasi, para ka, alam mo yung pag-adobo ka, guys. Kumari ng manok, tapos walang paminta. Di ba, parang hindi ka ganahan. So, tigilin ko muna yung vlog ko, guys. Baka mapagkaman na akong siraulo dito. So, andito na ako, guys. Nakatawid na ako. So, dito, malapit to sa inoobiran ko ng pagkain, guys. Kapag inutusan ako ni Dadang na mag-take away ng pagkain o mag-take out ng pagkain. So, andito lang naman yung grocery, guys. Ayan, guys, oh, grocery. So, dyan lang naman siya. Kasi ito, clinic to, eh. Ayan. So, dito din ako nagpapaklinic pag yung 6 months requirements na ano. So, dito yung grocery, guys. So, pasok lang tayo, guys. Dito na ako sa loob, guys. Hanapin lang natin yung paminta. So, ayan, guys. Hindi ko alam kung magkano presyo nito. Uy, kay... Paminta ba ito? Oh, ito. Brown pepper. Ito nang bilhin ko, guys. Malaki-laki siya. So, $5 lang naman siya. Tsaka 20. So, may music tayo, guys. Mamaya, mapagalitan tayo ng YouTube. May music. So, 5.20 lang naman siya, guys. So, dinala kong pera, $7. So, tamang-tama. Nanigurado ako, guys. Kaya ayaw ko mag-abuno. Uy! So, mayroon malaki naman, guys. Ay, pero, ito na. Kasi parehas lang sila, guys. White pepper, ito naman, ground pepper. Ano bang pinakaiba nila sa white pepper at saka ground pepper? O, parehas man silang pepper. So, ito naman pahaba, $3 siya, 30. So, ito na tayo sa malapad. Kasi para mataga siya maubos. Kasi, ano man ako, magastos ako sa pepper, guys. Pa. So, bayaran na natin, guys. Kalabas na tayo ng supermarket, guys. Mabuti ka mo, guys, may supermarket na malapit lang sa bahay. May kainan dito na pwede kong... mag-take out ng pagkain. Tapos, meron ding supermarket. So, hindi ko alam, parang mas
mahal ata ang mga bilihin dyan, guys. Pero wala tayong choice. Ito lang malapit sa bahay. Eh. Kisa magpunta ako doon sa supermarket na malayo sa bahay. Uy, tapos paminta lang bilhin ko. So, umuulan pa. Wait lang, guys, ha? Kaya, buksan ko ulit yung payong ko. Tayo ma-arty dito ulit. So, wait lang, guys. May sasakyan. So, ipasok ko na lang itong aking paminta dito, guys, oh. So, para isang hawak lang ako, di ba? Ganyan tayong mga Pinoy, eh, di ba? Wala nang sasakyan. Tara na, guys. Magdahan-dahan tayo kay madulas man yung daanan, oy. Takot pa naman ako, guys, pag mag-ano, yung medyo madulas. Katulad dito, oh, baka magdapa ba tayo? Hindi pa tayo makatakbo kasi umuulan. Ay! So, hindi kasi ako ganahan magluto ng manok, guys, na walang ano, na walang paminta. Diyos ko, parang paminta man lang nagpasarap sa, 'di ba? Sa bawat lulutuin mo, 'di ba, paminta ang nagpasarap. Tapos wala akong paminta. Sus, Ginoo, oy. Tawid na tayo, guys. Wait lang, guys, tawid muna ako. Eh, daldal ko muna, masagasaan tayo. Sa iyan, oh, yung mga nag-aalay-alay ng mga ano, guys, oh, pagkain. Mga Chinese ba, pag mga nagpapadasal sila, 'yan naglagay sila sa tabi-tabi mo ng mga drinks, mga orange, mga fruits, guys. Kung ano-ano na lang mga, tapos may kandila pa yan sila. So, andito na ako, guys. So, yun nga, guys. Kasi yung mga Chinese dito, mahilig sila mag, ano, magdasal. Mag-pray-pray ba sila, tapos mag-alay sila ng mga pagkain dyan sa labas. Sa mga damuhan, sa mga ilalim ng puno. So, minsan nga, mga isang balot na prutas, guys. Sayang siya, guys. Uy, sa Pilipinas yun, marami nang dumampot nun, guys. Nakikita niyo 'di ba yung orange kanina na isang plastic at saka mga soft, mga drinks. Yung mga alay nila 'yan. So, sabi ko, sus, Ginoo, sa Pilipinas 'to, daming nagugutom siguro, pinagdadampot na nila. Damputin ko sana eh. Joke lang, guys, eh. Wala nang hinayan lang kasi ako, guys. Parang ganun talaga sa kanila eh, mag-alay-alay sila ng ganyan eh, tapos langgam lang naman ang kakain. Sayang naman. Pero sa Pilipinas, diba, guys, ano din, nag-alay-alay din tayo ng mga malagkit, ganun. Sa kanila talaga, mas social talaga mga alay-alay nila, kay mga prutas, mga ganun. Tapos yung mga puto na malalaki minsan, tapos minsan nga yun sila, magsunog-sunog pa sila ng mga sasakyan na yung made sa karton ba. So magsunog-sunog yan sila. Tapos mga play money ba, guys, magsunog-sunog yan sila kasi para may pera daw yung kamag-anak nila sa langit. So Ginoo, oy. Kalukuhan nila, oy. Pero ganun talaga paniniwala nila, eh. But syempre respeto natin, oh. Ano lang yun, guys, oy, pero syempre respetuhin natin sila, oy. Ganun talaga yung ano nila, eh, sa religion nila, ganun talaga sa kanila, sus. Parang tayo din, may mga paniniwala din tayo, eh, respeto lang. Respeto na lang. Hiningal ako doon, oy. So, andito na ako sa bahay, guys. Pagdating ko mamaya sa bahay, mag-prepare na ako ng aking manok. Magpahid-pahid na ako ng ano, guys, ng paminta at saka asin. So, para maipasok ko na siya sa oven. So, wait lang, guys. So, tingnan. So, yun, guys, ha. Tingnan mo, basang-basa yung aking payong, guys. Mamaya, apagalitan tayo dito ni nung auntie bang naglilinis. Ikaw pala, tagabasa ng sahig dito, ha. So, sige, guys, pasok na ako, guys. So, mag-prepare ako ng manok. Ay, si Dadang ang nagbantay kay Dutay. So, ako, para makapahid-pahid na ako at maka-prepare na ako ng aming dinner. So, pag may chance ka, vlog ko mamaya. So, ayan na, guys, ang aking manok, guys. So, na-prepare ko na siya. Nilagyan ko siya ng apple, guys, oh, tsaka lemon, at tsaka yung sibuyas na malaki, guys. Tapos, asin, pepper, tsaka yung butter. So, ipasok na natin siya sa oven, guys. Guys. Akit na ako sa kama ko, guys. Kaya pahinga ko na, guys. Uy. Tapos na aking work. Kanina pa ako tapos, guys.
Kaya naligo lang kasi ako ngayon. May towel pa ako kasi. So, akit na ako sa aking pinakamamahal na kama. So, tapos na downward natin, guys. So, yung manok kanina, ano nangyari sa manok? So, masarap yung niluto kong manok, guys. Promise. Kasi nilagyan ko siya. May bago kasi ako ingredients na nilagay, guys. Nilagyan ko siya ng apple. Yung kalahati na apple na tira ni Duday noong isang araw. Nilagay ko doon sa chicken. So, skinuo. Ang sarap. Uy. So, nagustuhan nila. Naubos ni Dudong at ni Dadang. Naubos namin lahat. So, busog ang aking chance. Si Duday umiyak. Hindi man ako magbantay. Hindi man ako magbantay ngayon. Si Dadang na magbantay. So, ngayon pahinga ko na, guys. So, masyado akong busog, guys. Uy, kay kumain ako ng durian. Yung kala ko binili ni Dadang yung isang box na durian. Hindi pala binigay pala ng friend niya yun. So, kinain namin. Tiisa kami. Yung mooncake kanina, guys. Pinakita ko sa video ko. Sa vlog ko kanina. So, tiisa kami ni Dadang. So, ang ginawa ni Dudong kasi hit na hit man niya yung durian. Nagtago siya dun sa kwarto. So, it's dut-dut time, guys. It's dut time. So, yan, guys. So, ganito na aking vlog, guys. So, see ya tomorrow na lang ulit sa vlog namin ni Duday. So, thank you for watching. At kung hindi mo pa na-subscribe mga kachana doon, forget to subscribe my channel, syempre guys, tapos hit the notification, hit the notification bell para ma-update ka sa akin next vlog. So, see you tomorrow, guys. Bye!